So guys, nandito ngayon tayo sa Batangas. Bibisitahin na rin natin syempre yung mga lola at mga tita-tito ko dito sa Batangas. At first time dito ni Hena. Kasama rin natin sila mama, tsaka si Andy, sila Kuya Fer, si Loudmouth, syempre si Kenneth. Yan, videographer natin, tsaka si Joms. Ngayon, bibili muna tayo ng pagkain kasi anong oras na tayo nakarating eh. Bumiyahe tayo ng mga 2 hours. Tapos nakarating tayo ng mga 9:40 PM. Yan, bibili muna tayo ng dinner para pagdating natin sa bahay kakain tsaka sablungin natin mga titong. Guys, alam nyo ako ano nakakamiss dito. Kasi dito sa probinsya namin, dito sa Batangas, matagal na rin ako hindi nakakapunta. Ang alam kong muli kong punta dito is kapag may mga okasyon. Ngayon, papasyal ko kayo bukas. Pupunta tayo sa mga iba't ibang lugar dito at titikim tayo ng lomi. La! Si Kuya Pierre, yung aking manager, tsaka tumutulong. Yan. Tsaka ang aking asawa. Pumunta kami din eh para mapasyal na yung bahay. Ang inyong magandang bahay. Basta kayo yung magbalakas. Kaya si, ano kasi si Lola, hindi na masyado nakarami. Kaya ano, ganun. 84, 85 na ako. 85 years old! Ngayon, may nagsurvey dito. Oh. Na ako raw magkakapera ng malaki. Ay, grabe! Paldo! Paldo! Magano, magano kwarta? 100,000. Ay! Kakainan. Kita tayo guys, kakain tayo ng lomi. Dito yan sa Lapu-Lapu, sa ibaan ng Batangas. Narita kasi natin guys, dito daw yung masarap na lomi kasi nag-post tayo sa Facebook. Ni-recommend na tayo dito ng mga tao. Hoy, nilagyan na rin ng double toppings yung regular at special. Grabe naman, special na dito. Karoon ng Batangas Best Lomi Competition dito. So, itong Riverside ang nanalo sa Best Lomi Competition. Kaya nandito tayo, dinayo natin dito sa iba. Bukod doon, kasi gusto natin malibot kung ano bang meron ng iba. Kasi napakatagal, napapadaan kami dito sa mga lakad-lakad. Pero di pa nila nakikita ano bang meron ng iba. So, babalik tayo sa memory lane ni Reaper. Guys, ang gusto kong shoutout talaga dito. Mga tropa natin, shoutout kay Amis, tsaka kay Hezzy, kay Gia Bounce. Sayang wala kayo dito ngayon, no? Maganda yung magiging garap namin mamaya. Kita kami ng ilog. Grabe naman na sarap na ito guys. Ito ang tinatawag nilang regular lomi. So, ang... Ito yung pinakamaliit na. Ito yung pinakamaliit. Ito ang lomi regular. Nakakahalaga ito na 50 pesos with toppings na guys. Ito naman yung lomi special is worth 65 pesos. At ito naman yung jumbo nila guys. Sarap. Kung ikaw pakatapos ang laro, ano yung pinaka... sakto sa kainan ng isang katulad mo? Sa akin, syempre, pag maliit ako, siguro, kapag gutom na gutom ako ito. Ito, ang special. Kasi syempre, kailangan special tayo. Ako, maglaro o hindi, mukhang itong mauubos ko. Dahil kasi sa toppings niya, kita, tingnan nyo yung, ano, yung texture ng mga toppings niya. Magkano yan, magkano yan? 85 pesos, kompleto, kompleto. May loo, may laman, may... naman loob, tsaka yung siksik yung mga ano nila, yung pwede nang ilagay ng toppings. At dito, mayaman sa sibuyas. Sibuyas, tapos garlic, yan, kompleto guys. Ikaw na bahala, kung gusto mo ng maanga, ikaw bahala magtimpla. So, ano pa hinahantay natin? Oh, kain na tayo.
A few moments later. Yung lapot niya, grabe, alam mo hindi tinipid eh, sa presyong 85. Yes, panalo. Ano yung laman niya eh. Kung gaano kalaki yan, no? Isang malupit na kainan dyan. Bago, bago, fresh. Special na special talaga. Tapos lalagyan mo na, alam mo si sibuyas. Yan, toyo. Toyo. Soy sauce Batangas. Anong kain dito? Ayun, masarap. Kain kayo. Hinina. Wala na eh, sarap eh. Sarap naman yan. Alright. Ano yan? Anong ano yan? Lomi yan? Chami. Chami. Tamis ang hang. Lagyan mo pa siya nito, ano? Ay, grabe. Halika na din eh. Guys, alis na tayo and thank you sa Riverside Taplapoy Bahan Batangas sa ating food trip. Babalik natin dito. Talagang food trip. Pero ako, katapos ako kumain, ganito na agad lumabas, oh. Isang jumbo lomi lang yun, ganito. Grabe. Alis tayo ngayon, pupunta tayo sa ilog. Yan, mag-nature trip naman tayo. Saglitan lang, pero mamaya makikita. Pero mamaya, ano, dapat balikan muna natin yung mga... Gusto ko kasi mas makilala ng ibang tao kung sino ba si Reaper, eh. Yan. Kung sino ba si Erickson, Gabay, o si Weng ng Bayan ng Ibaan. So, puntahan natin siguro sa kailan mo. Pupunta tayo sa lugar ng elementary. Doon lang din yun, malapit sa amin mamaya. Oh. Bago tayo pumunta sa ilog, ituturo muna natin kayo sa school namin. Sana bukas, pero bigyan natin kayo ng konting story. Yan. Guys, nandito na tayo sa school. Elementary kasi na ako nag-aaral. Ito yung school ko. At hindi na talaga na bago to. Ito, paborito namin talunan. Hindi ko tumabot. Ngayon, abot ko na. Umalis ako dito. Hindi ko abot. Ngayon, bumalik ako dito. Baan tumatalong ka? Dito tumulat. Umalis ako dito dati. Hindi ko abot. Oh, dito pala, ang hindi ko makakalimutan dito. Susutukan lagi dito. Sabi, uso dito, kumbaga sa Manila, aabangan ka sa labas. Dito, uso dito. Uso-uso dito may pagsuntukan talaga. Dito, kaway dito, itong sa hallway na to. Yan. Siguro naman nagbago na. Oo, so, maganda na school dito. Ito, dito, grade 4, dito ako yan. Dito kami kumakain, may tindahan dyan. Kasi bawal magtinda dito. Tumatalong kami sa kabilang bakod para lang makabili. Ito naman principal office. Ito pa rin principal office nila. Hanggang ngayon. Yan. Tapos, ito ang pinaka hindi makakalimutan. Dito ako tumatumbling. So, time kasi na nag-aaral ako dito. Tinanggal yung basketball courts dito. Ewan ko lang kung meron na silang basketball court dito. Ito naman yung grade 1. Dalawang grade 1 dito, grade 1, tapos grade 2, grade 3. Yan. Saan yung paboritong tambayan niyo yun? Ang mismong talaga? Dito ako nagtatanim. Dito tatanim kami dito. Ito yung ano namin, quadrangle, tama ba? Quadrangle. Ito yung flag ceremony. Dito yung flag ceremony. Dito kami nag-ceremony. Ito yung canteen namin. Ito yung canteen. Ito wala po yan. Paano naman yan? Ganda dito guys. Dito ako. Ito lagi pila ko. Ito kung talam niya sa to. Lagi ako nakaganyan dito. Buhay na buhay. Dito. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. At grade 6 doon. At ito pa, ang pinaka hindi makakalimutan na stage. Ngayon, may nag-improve. Ang ganda, ang ganda. May nabago dito sa... Dito ako nanalo ng track and field. Ng sports ko, division. Yan, ito, grade 5. Lagi ako dito, napapalabas.
Yan, shoutout sa teacher ko, si Ma'am Bibet. Ma'am Bibet, ito yung teacher ko. Yan. Si Ma'am Linda pa rin. Yan, yung teacher ko. Teacher ko sa math. Ang daming memories dito. Shoutout sa mga classmate ko. Kung mapapanood nyo to, elementary disco. Sila Raymar Tusto, Raymar Bulahan, si Pusit. Sila ano, basta marami. Sila Maribet, yung mga classmate ko. Yung mga sports, track and field. Dito kami naglalaro niyan. Yan. Ngayon, ano na siya, garden. Trip sa, syempre iba yung buhay natin sa Manila, tapos yung buhay dito sa probinsya. Ano yung parang masasabi mo na parang mas chini-cherish mo o talagang mas kung sakali man, mas masarap balik-balikan dito sa buhay mo dito? No? Ang buhay ko kasi nung dito, sobrang iba kumpara sa ngayon. Kasi yung buhay ko dito nun is bago ako pumasok sa school talaga. Nangangahoy muna ako. Kasi dun sa lugar namin, sa bahay, bago kami pumasok, syempre yung panahon nun, wala talaga kaming pera. Wala kaming sapat na financial para makapag-provide ng bills. Like, kunyari, pupunta muna kami ng gubat para mangahoy, para makapagluto. Syempre, gagamitin namin yung panggatong, mapangluto. Tapos, yung mga ibang halaman ng lolo ko, pupunta kami ng palengke dito sa bayan para makabenta ng halaman, tas konting pambaon na rin. Ang baon ko lang nun, swerte ko, 10 piso, 5 piso. Tapos, minsan, binabaonan na kami. Ilang taon ka nun? Hotdog. Ilang taon ka nun? Parang 10 piso lang yung baon. Mga grade 1 to grade 1, grade 2, ganun. Anong year yun? Hindi ko na rin alam. Siguro mga 2007, 2008, ganun. Tapos, ang pinaka-memorable ko dito is talaga is yung nag-track and field ako. Kasi sobrang likot ako nun Ang ginagawa namin dito, pag recess time, talagang habulan. So parang doon na-develop yung pagiging mabilis ko, tsaka yung ability ko tumakbo. At magamaliksi ako, maliksi. Tapos, nung na-develop yung track and field na sports ko, high jump, long jump ako nun. Doon na-develop unti-unti yung legs ko, tapos yung pagbabasketball. So si Reaper talaga, isang track and field kaya talaga yung power mo sa yung bilis mo. Nandun. Ano yung parang kinapitan mong motivation para umahon sa pagkababa na yun? Ang ginawa ko ang sa akin naman kasi nung panahon na nasa lowest part ako ng buhay ko, nag-uumpisa pa lang ako. Wala naman ako iniisip kundi mag-aral ako noon. Siyempre, yung panahon noon namin, kung walang-wala ka, wala kang ibang iisipin kundi pagbutin yung mag-aaral mo. Kaya ako, medyo makulit ako noon. Lagi ako napapalabas ng room. Kahit ganun, at least nagagawa ko pa rin yung part ko na mag-aral ng maayos kung hanggang saan yung kaya ko. At hanggang sa makagraduate, hanggang sa makalipat ako ng Manila, doon ako nag-start, doon ako na-influensya ng mag-basketball kasi yung mga side ng mga tito-tita ko, sports talaga. Yung nasa isip ko lang doon talaga is mag-aral. Yun lang, mag-aral. Kasi kung wala man ako sa panahon ngayon sa pagbabasketball, is nag-aaral ako ngayon, working student. Yun, yun yung patutunguhan ko, working student ako. Oh, kung hindi ako napunta sa pagbablog, pagbabasketball, guys, working student ako or nag-a-apply ako ng trabaho, ng maayos ng trabaho. So, ngayon, yun yung direction ko. Si Reaper ay yan pa, undergrad ngayon. So, balak mo ba itong ipagpatuloy o gusto mong tapusin? Anong plano mo doon? Ako in the future is focus ko is ma-establish ko muna yung sarili ko at ma-build up ko yung stable ng buhay ko bago ako bumalik ng pag-aaral kasi mas na-stable ako para makapag-focus na ako ng pag-aaral. Kasi once na, yung iba kasi anong ginagawa habang nagtatrabaho, habang nag-work, nag-aaral. So ang sa akin kasi, since may anak na ako, ang ginagawa ko, nagpo-focus muna ako sa family ko. Besides dun, once na naging stable na yung financially ko, dun ako mag-focus sa mag-aaral kasi
Quasi stable ako nandiyan na yun eh. Pag nag-aral ako, nandun lahat ng oras ko. Quasi kasi naging stable na yung income ko, doon na ako magpo-focus sa pag-aaral. Sino namang hindi gusto makakatapos sa pag-aaral, di ba? Ang sa akin lang, mas na makakapag-focus ako sa anak ko. Siyempre, karamihan naman, alam yun na may anak na ako. Ang gusto ko lang naman, kung ano yung hindi ko nagawa, yun yung gagawin ko para sa anak ko. Doon siya makapag-focus para kung ano yung mga ginagawa ko ngayon is may experience niya yun after niya mag-aaral. Gano'ng kahalaga ba yung pag-aaral sa'yo? Ito ba yung, ano ba yung direction mo tungkol sa pag-aaral at focus mo sa trabaho? Ang sa akin talaga mahalaga sa bawat tao ang pag-aaral eh. Lahat naman ng tao gusto makatapos. Lalo na siyempre mga magulang natin. Kumbaga yun na yung magiging sukli natin sa paghihirap nila. Kung di man sila nakatapos, kumbaga tayo ang magpapatuloy sa mga naging pangarap nila. Which is yun yung gusto ko para sa anak ko ngayon na hindi ko nagawa, hindi ako nakapagtapos. Which is gusto ko rin naman makapagtapos. Focus ko kasi ngayon ano eh, baka maging stable muna yung income ko. Na kahit pa paano, habang gumagrind ako, nakakasupport ako sa anak ko. After nun, once naging financially stable na ito at okay na yung lahat, doon ako magbabalik-aral. Para sa akin naman kasi, ano eh, kahit mabigyan ako ng pagkakataon na makapag-aral ako habang gumagrind, gagawin ko eh. Kahit naman na ngayon, pwede kong gawin kung tutusin. Pero gusto ko munang i-focus yung pag-aaral ng anak ko. Once kasi naging stable na yung pag-grind ko at napa-aral ko yung anak ko, habang gumagrind ako, babalik talaga ako pag-aaral. Kasi sino naman ano na tatay ang hindi magiging proud sa anak na makatapos yung anak at yung syempre yung tatay din. Diba? Para sa akin, magiging proud ako pag sinabi ng anak ko na ano ko eh, yung daddy ko, graduate yan. Siyempre, bago mag-graduate yan, gumagrind yan para makatapos. Pinaaral muna ako niyan. Pwedeng ganun, di ba? Pinaaral ako niyan at nag-aaral yan. Yun yung gusto kong marinig in the future sa akin. All good, so good. Kailangan yung sa'yo yung shake hands na yan. Kakatapos lang natin pumunta at makwentuhan ng istorya natin dito sa school natin. Ngayon, pasok tayo dito. Nakikita niyo yan. Ito nga balang chef natin ngayon. Ninong Walter. Ayan, kung may Ninong Ray, may Ninong Walter. And guys, pupunta tayo ng Ilog at paghahanda tayo ng pagkain at paglulutuan tayo ngayon. Paksiw na pata. Ayan. Pedro Sole, Pedro Sole, Pedro Sole. Na pata, pataksiw sa kalamit, kalamyas. Kalamyas, ito kita niya yung kalamit. Yan ang kalamyas, trio. Kalamyas, trio. Yan naman, no? Ginagang ko lang natumpan na na. Wala na. Grabe. Grabe sa lambot. Ito din naman fresh na fresh. Ayun ang masarap sa probinsya. Okay guys, so dito kayo tayo sa cementerio natin sa Balanga. Bago tayo matapos sa magiging ganap natin dun sa Balanga, dadalaw muna tayo sa lolo natin. Time natin na dadalhin dito si Hena. Kapakilala natin siya kay Lolo. Lolo, miss ka na namin.
Dito. So, huwag kang alam magpaparamdam, ha? Pero, ramdam ka naman na. Sa lahat ng oras, namimiss ka namin. Direct tayo ng kandila para kay Lolo.